Welcome back, mga kaldap. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinaka-latest na update po ngayon sa social media, mga kaldap. Ito yung pinaka-latest ngayon na pinagpipiestahan po sa Instagram, mga kaldap. Siyempre sa Twitter at sa Facebook. Well, maya-maya na nga lang po, siguro pinanood nyo po ito, tapos na mga kaaldab. Marami po ngayon nag-aabang mga kaaldab. At lagi naman po tayo nakatutok dito sa mga bagong i-update po natin maya-maya lang. Kaya lagi lang kayong tututok. Ito mga kaaldab, para lang po sa kaalaman ng lahat. Para po sa mga dumadaan at patungkol nga po sa 8 Bulaga. Depende pa rin po kung ano mangyayari ngayon sa 8 Bulaga. Kung tuluyan nga po talagang mawawala ito. O hindi, marami po kasi nagtatanong sa atin mga kaaldab na nakakalungkot daw po yung mga nababasa nila, yung napapakinggan nila, di po ba? Alam nyo naman po, dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat yan na pag-uusapan po natin. Lahat yan napapakinggan at talaga naman pong nakikita rin po ito ng mga ilang, kumbaga, masasabi natin. Alam nyo na mga kaaldab, sabi ko nga po, depende na lang po dito sa mga komento. Depende na lang po sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, sabi ko nga po sa inyo, pagdating po sa pagbibigay ng update, especially kay Mengay, kay Alden, agad-agad naman po tayong magbibigay ng mga kaganapan. Dito kapansin-pansin nyo na may mali, di po ba? Parang si Main Mendoza nga lang po ba ang kailangan dito? Although nagpo-promote din si Alden, sabi nga po ng isa ng iba at ng mga ilang netizen, bakit daw po hindi na muling pagsamahin sila Mengay at si Alden Richards? Totoo naman po, mas malakas nga po talaga yung benta. Real talk to, kung matatandaan nyo, anako, ito na naman po tayo, mga kaaldab. Ere-remind ko lang po kayo, although matagal na po ito, na kung saan, bagong endorsement nga lang po, o kapapasok lang na endorsement ni Alden Richards, at sinalubong po siya sa interview. At ang nagtatanong nga po ay si Main Polkerson. Real talk to mga kaldab, sino nga po ba yung nakakaalala pa rin yan? Medyo tinanggal na po ito sa bibo eh. Parang bibihira na natin makita. At hindi na nga po lagi pinopromote. Di po ba? Nagkaroon pa po yun ng mga part. Real talk to mga kaldab, baka hindi po alam ng iba, lalo na po yung mga Alden fanatics. Alam na alam po yan. Main fanatics, di po ba, nagmamaang-maangan lang po yung mga yan. At siguro yung magre-react lang po sa akin dito, hindi po talaga updated. O wala po talagang alam, mga kaaldab. Doon po, sa part na yon talagang ang taas ng sales ng Bibo. Kaya nga po tuwan-tuwa yung Bibo at na, kumbaga, balak pa nga po raw sundan yon. Kaya lang maraming nag-react. Maraming kumalaban, GMA, umangal. Di po ba, real talk to, at yung ilang, kumbaga pati APT ata, nakialam na rin sa Bibo, na sinasabing hindi nyo po pwedeng gawin po uli yan, na pagbigyan na kayo, isang beses lang. Alam nyo po ba na ang taas ng sales niya, although hindi siya nag-top seller, normal lang po yun, kasi panahon pa ng pandemic eh, o may pandemic pa yung mga panahon na yon, kaya bibihira po yung mga nagta-top seller na cellphone, pero, kumbaga, ano naman po naging ibig sabihin ko, mabenta rin po. Hindi rin ito masasabing ano, mababa ang sales. Ang taas din po ng sales. Sabi ko nga po sa inyo, hindi lang ito naging top seller, kumbaga pinakamataas na benta sa Pilipinas. Pero kumbaga kahit po gaano kamahal, alam naman po natin at hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ang Bibo nga po maganda ang presyo. Di po ba? Although makakabili ka ng mura, pero gaya ng inaasahan, umaabot din to sa 10K, di po ba? 9K, ganyan po kataas ang Bibo, mga kaaldab. Pero naibenta ito ng marami, o nakabenta po sila ng marami. Di po ba? Dahil nga lang po kila Mengay at kay Alden Richards. Di po ba? Para lang po sa kaalaman ng lahat. Kaya nga po marami nagtatanong, bakit po kaya na hindi na po sila pinagsasama? Bakit ayaw na nga pong ng Bibo? Ito mga kaldab, i-remind ko na lang po uli kayo at uulitin ko na naman po ito. May isang event po na dapat talaga magkasama si na Richard Polkerson at Main Polkerson. Pero pagdating po sa kalagitnaan ng event,
na kung saan papasok na nga po dapat sila Mengay at Isoy, eh pinag, kumbaga, pinigilan daw po ng management. Parang, kumbaga, babayaran na lang daw po ng GMA Network ang danyos na magagawa po nila. Kasi hindi po pinalabas eh. Matatandaan nyo po ito. Dahil live to eh. Nag-live po itong Bibo na kung saan halos kalahating oras po na bago lumabas si Alden Richards. At pagkatapos po, mga 20 minutes, correct me if I'm wrong, 20, 25 minutes, agad-agad po lumabas si Alden Richards at hindi na nga po bumalik pang muli. Para lang po sa kaalaman ng lahat, para lang po sa mga dumadaan. Real talk yan, at totoo po yung sinasabi ko na, kumbaga sinabi nga po ni Richard Polkerson na kasuhan na lang daw po, di po ba? Pero sabi ko nga po sa inyo, nagmulta na lang po at napakalaki naman po ng binayad sa Bibo. Kaya ayaw po talaga nila. Ang ganda po sana kung nagkataon yun. Pero na ano yun eh, news blackout po yun. Hindi po binalita, pero marami pong nakakita. Marami pong nakapansin na naandun talaga sa backstage si Main Polkerson. Hindi nga lang po daw nagtuloy. Yan ay base naman po sa mga nakuha nating impormasyon. Although sabi ko sa inyo, matagal na yan eh. Baka may mag-react na, naku, hindi ko na naabutan yan, Mr. Destiny, di po ba? At least sinasabi ko lang po na yun po yung mga nakikita kong rason at dahilan kung bakit nga po hindi na pinagsama si Mengay at si Alden. Kung matatandaan nyo, isa pong franchise na Tok Tok, di po ba? Na Tok Tok PH, na naging endorsement na nga lang daw po doon eh si Kat at si Daniel. Ano nga po ba nangyari? Nag-leak nga po ba? Yun dati po yung mga kaldab, sabay-sabay po sila nun. Kitang-kita doon yung pagpirma ni Main Mendoza at ni Alden Richards. Di po ba? Na kung saan nga po pagpirma niya o silang dalawa na sabay pumirma at nagbabanding moment pa po talaga. Real talk to, sinasabi ko lang po at inuulit ko lang po yung katotohanan. Ano nga po ba nangyari sa Tok Tok PH simula nung nawala sila Mengay at si Alden? Kasi ayaw nga po talaga ng management eh, di po ba? Yan ang sinasabi ko mga kaldab, na mahirap pong ipaliwanag, mahirap magsalita, pero ang dami naman pong ebidensya at resibo na magpapatunay po na hinahadlangan po nila talaga sila Mengay at Isoy na magsama. Totoo naman yung sinasabi ko eh, hindi lang po talaga nila naiintindihan at nauunawaan. Na pagdating nga po sa management, talagang pinaghihiwalay. Kasi alam, sa totoo lang, Aldab Nation daw po kasi yung makikinabang eh. Kumbaga lalakas ang loob ng Aldab Nation kapag pinagsama sila Mengay at Isoy. Kumbaga manunumbalik na naman daw po yung angas, yung... Kumbaga normal lang yun kasi kailangan nyo mag-promote eh. Kailangan nyo ng sumusubaybay. Kaya nga po marami na ingit sa Aldab Nation eh. Na hanggang ngayon daw po diehard pa rin. Real talk to mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin mga kaaldab ha. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tutok na lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po natin na ilalabas. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.